So yun mga lords, ito na po yung part 2 ng ating video about sa pagtanggal ng ating makina sa chassis ng ating motor, kung paano tanggalin. Then, i-share ko naman ngayon ay kung paano natin malilinis yung ating langis-langis ng makina o madumi na nating motor. So gagamit lang tayo guys ng joy and ng oksalik. So paghahaluin lang natin yun guys. Then lalahukan ko din yung guys ng Sonrox para mas malakas yung pagtanggal natin doon sa mga dumi ng ating motor, kasi matagal natin siya hindi nalilinis, then yung iba ay kumapit na. So yun mga lord, sa larangan ng paglilinis, kailangan talaga matyaga ka and madiskarte ka. Then yung ating panlinis ay ito ay tanging naisip ko lang na ito ang gamitin, kasi yung ginagamit ng iba ay muriatic, kasi yung pagka ganun, madali nga siyang malilinis pero madali namang kumakalawang. Kaya ang ginamit ko lang guys ay Joy, Oxalic, and Sonrox. So tiyaga-tiyaga lang guys sa paglilinis, gagamit lang kayo ng toothbrush and brush para masigawa natin na maayos yung paglilinis natin ito. Yun mga lords, ito na yung ating kwan. Hindi naman siya 100% na nalinis natin, at least nabawasan. And yun na nga, nalinis din natin yung ibang parts ng ating motor. And ang purpose na rin natin dito ay may matutulong tayo talaga para naalagaan natin yung motor natin, na may maintain natin kahit papano. So yan. So napaka legit nito guys. Wala akong ginamit dito kundi anya, Sonrox, Joy, and Oxalic. So kabit na natin guys yung mga over niya na tinanggal natin. So nililinis na natin ito guys, hindi na natin pinakita, kasi pagdating naman sa paglilinis, napaka ako naman natin sa mga ganung bagay. So kabit na natin itong cover na plastic. Yan. So hindi na natin nilagay yung goma kasi naiipon yung libag kapag nandun. Mga lords, ito na, naikabit na natin yung ating makina. So hindi ko na pinakita sa inyo kasi napaka madali na lang naman yung pagbabalik. Basta lagay nyo lang siya ng bangko sa ilalim. Kaya nyo na ibalik yan kahit kayo lang mag-isa. Ayan yun, babalik na natin yung mga kwa niya, pati yung mga wiring niya. Ayan, then yung mga hose niya.
sa gasolina. So babalik na natin yan, then yun. Kahit pa paano naman nabawasan yung dumi, hindi mong ganun 100% natin na linis. At least nabawasan, and yun na nga. Hindi natutunan pa tayo sa motor natin. So yun mga lods, parang hindi kayo magkamali, yung malaking hose. Ito, yung hose na nandito sa ilalim ng carb, ng ating carburetor yun. So yung sa taas. Yan. Then yung maliit na nandito naman sa connected dito sa fuel pump nito, siya yung sa baba. Baka lang magkamali kayo, hindi nyo maintindihan kung alin dyan yung dapat napaglagyan ng hose natin. Kung hindi kayo sigurado guys, bago nyo tanggalin, picturean nyo muna, o kaya lagyan nyo ng pinaka sign kung para saan siya. So guys, itong chok natin, so lalagyan natin dyan. Ayan, spring yan guys. Pipihitin lang natin yan. So make sure lang na tama yung pihit para hindi masira yung thread, kasi plastic lang yung nagkukonekta dyan sa ating kuwan, chok, sa ating carburetor. Gamit lang tayo ng gis. Tandaan lang guys, baka masira. Tansyahin nyo lang yung paglalagay. Then, eto guys. Ilagay nyo muna to bago nyo pihitin yung cable natin o itong carburetor natin. So, ilagay muna natin doon sa butas para mas magali. Tama lang natin yung cable doon sa ilalim. Ayan. Susunod lang natin yan. Cable. Then, hihilahin na natin yan guys. Ayan. Hihilahin natin yan para sumunta dito. Ito. Nalagay na natin yung cable. Lahin mo lang yan. Kasi may cable lang dyan. Then, susunod natin dito. Ayan. Susunod natin dito. Ayan. So, ayan. Yung tornil nyo sa taas. Ipit lang natin yan. Ayos na. Okay na yung RPM na ang yung cylinder natin ng cable. So, ipit lang natin yan guys para make sure na hindi na tanggal. So, yun. Tingnan natin sa kamay. Okay na. So, yun mga lods. Ito naman kulay orange yan. Sa wiring na tayo. Ito yung orange na ito. Nagyan ko lang ito ng electric tape. Kasi pangat na yung dati. So, sa ignition to. Yung sa ating nagbibigay ng kuryente. Itong isang to. Sa ignition yun guys. So, ito naman guys. Yung konektado sa ating rectifier at saka sa ating stator. So, ayan. Sabi ko naman sa inyo, hindi kayo malilito kasi hindi naman susunod siya sa ibang wiring kasi hindi magkakaparehas. So, isa lang ang susunodan niya. Ayan. Yung sa rectifier natin, ang bibigay ng charge doon sa ating battery. Ito. So, lalong hindi kayo malilito dito. Ayan. Ayan. Ito naman sa ating battery. Ayan. So ayusin natin mamaya guys yung wiring na yun. Lagyan natin ang electric tape. Lagyan natin mga electric tape yan para malinis pagkaka-wiring ng ating motor. Then, ito naman guys, ay ito ay sa ating battery pa rin, konektado, ito. Ayan, itong kulay din na ito. Then, itong isa naman ay sa ating fuse, na nandoon sa ating box, fuel box. Yung mga lods, nalagyan na natin ng electric tape, so lagyan na natin yung pairings niya para mas maayos na natin. So, yun mga lods, ito na po yung ating motor.
So, hindi naman ganun ka 100% natin nalinis at least, may natutunan tayo. Diba, paano na siya tatanggalin, paano na siya babalik yung mga wiring, and yun na nga, may idea na tayo pag naglinis tayo, kahit tayo lang, kaya na rin natin. Basta, yun nga, discarte lang guys, dahil ito, ayan, kahit pa paano nagbago yung itsura niya kumpara sa dati. And yun na nga, lagi ko naman sinasabi na mas mainam na meron tayo guys, kesa wala, dahil pag mayroon tayo, mas naalaga natin. And may natututunan pa tayo. Nakatipid pa tayo. Kaya yun guys, maraming salamat po. And God bless you all sa lahat. Keep safe.